Kapag naririnig natin ang probinsya ng Oriental Mindoro, Puerto Galera ang lugar na agad nating naiisip. Na ang ibig sabihin pala, sa wikang Espanyol, Port of the Galleons. Kung noon, kilala ang lugar bilang daungan ng mga nangangalakal sa isla, ngayon, dinadayo ito ng mga turista na gustong samantalahin ang beach weather. Pero dahil dagsaan na rito ang mga tao, hindi na muna tayo makikipagsabayan pa at pupunta tayo sa mga bagong destinasyon sa Oriental Mindoro. Hindi nagpaiwan sa aming biyahe ang magkasintahan at travel vloggers na sina Tere at ang Italiano si Mirko. Hi mga ka-wonder! Ako si Tere. And Mirko. We are travel vloggers. Para mas memorable ang ating trip, ituturo nila kung paano gumawa ng malupit na travel vlog. We'll do scuba diving and Teresita will take the license for doing scuba. Ang travel vlogging ay isang paraan ng pagsasalaysay at pagdudokumento ng aming mga travel experiences. Pinapakita namin kung anong itsura ng mga lugar na pinupuntahan namin, ano yung mga pwedeng gawin sa mga lugar na yon. Kagaya ng karaniwang Juan, gusto lang naman ng remembrance sa kanilang mga out of town o out of the country trip. Nagsimula raw ang dalawa sa simpleng pagdodocument lang ng kanilang mga bakasyon na kanila namang ina-upload sa social media. Hanggang sa mapansin ni na Mirko and Tere na dumarami ang shares at likes ng ginagawa nilang travel videos. Kaya naman nito lang nakaraang taon, naisipan nilang gawin ng official ang kanilang travel vlogging at ginawa na rin nila ito ng Facebook page. Matapos lang ang isang taon, umabot na sa mahigit 90,000 ang kanilang likers. Sa aming Oriental Mindoro trip, kakaririn daw na Mirko at Tere ang pag-video vlog. Ang una namin pupuntahan ang Sugikay Island. Para marating ang isla, bumiyahe muna kami patungo sa katimugang bahagi ng Oriental Mindoro, ang bayan ng Bulalakaw. Mula Barangay Bangkal, sumakay kami ng bangka patungo sa mismong isla. At makalipas lang ang humigit kumulang 10 minuto, narating na namin ang Sugikay Island. Tinawag na Sugikay ang isla dahil sa dami raw ng matatagpuan ditong isang uri ng shell kung tawagi sigay. Kabilang ito sa tinatawag na Las Islas Hermosas o The Beautiful Islands na ipinangalan ng mga Espanyol na nanakop noon sa Mindoro. Kabilang din dito ang Buyayaw Island at Karambingan Island sa maputing buhangin at malinaw nitong tubig, hindi katakatakang napabilang ang Sugikay Island sa grupo ng mga islang ito. Ang maganda pa, hindi pa dagsa ang mga turista rito kaya napapanatili pa ang ganda ng isla. May ilan lamang mga kubo kung saan pwedeng rentahan sa halagang 350 pesos. Siyempre, hindi na ako nag-aksaya ng oras para humingi ng tips kina Tere at Mirko kung paano gumawa ng travel vlog. Ito si Tere. Hi, Tere. Hello, Ma'am Susan. Tere and Mirko. Yan. So, sa kanila tayo magpapaturo. Sila yung hustler. Sila yung master na nila. So, yung travel vlogging, mas maganda siya na gawin para mas makita, ma-visualize ng mga tao yung mga lugar na pinupuntahan. Tama po kayo. Mas na-appreciate po ng mga tao yung destination, yung travel destination through videos. Okay. Hindi pa ako marunong eh. Tuturuan po namin kayo. Ang pinapost ko lang dyan, kapiraso lang eh. Di ba? Para alam mo naman yung mga typical na may cellphone. At para sampulan ako kung paano nila isushoot ang kanilang travel vlogs, lalakad po kayo sa beach, tapos susundan po kayo ng drone. Pag nakita niyo po yung drone na malapit na sa inyo, pwede na po kayong kumaway. Una akong kinuna ni Tere at Mirko habang naglalakad sa dalampasigan gamit ang kanilang drone. Pagkatapos, pumunta naman kami sa isang floating cottage para i-vlog ang ilang impormasyong makikita sa isla.
Sino nga ba naman ang hindi maiengganyong sumisid sa pusod ng karagatan? Sa ganda ng mga underwater shots na ito, nakaraniwang hindi raw nawawala sa mga travel vlogs ni Mirko at Tere. Kaya naman gamit na gamit daw ang pagiging free diver mismo ni Mirko. Hetong at kukunan daw niya ako sa ilalim ng tubig. Gamit ang action camera, una muna niya akong kinunan habang lumalangoy. Ang selfie-selfie under the sea. Sa ilalim ng tubig, nakakita rin kami ng mga starfish na siyempre, hindi na rin natin pinalagpas na makunan. Nang makumpleto na ang aming underwater shots, siyempre, in-enjoy na namin ang paglangoy sa bughaw na tubig ng Sugikay Island. Ang pinakamaganda raw sa Sugikay Island. Ang gagastusin lang ay ang renta sa bangka na sasakyan papunta rito. Nagkakahalaga lang na 800 piso na pwedeng paghatian ng grupo. Naisipan naman namin puntahan ang Tambaron Island para tikman ang mga pagkaing handa nila. Bumiyahe kami patungong Barangay Balatasan para sumakay ng bangka patungo sa isla. We had a great time earlier in Sugikay. Hope we have more great time here. In the new island. Si Mirko, sinisipag at hindi na rin pinalagpas na kunan ang biyahe namin papunta sa isla. Makalipas ang 15 minuto, bumungad sa amin ang ganda ng Tambaron Island, isa ring natatagong paraiso sa Oriental Mindoro. Ang islang ito napabilang naman sa tinatawag na Las Islas Corazon dahil matatagpuan ito sa sentro o puso ng Bulalakaw. Kumpara sa Sugikay Island, ang isla ng Tambaron may tuturing na mas commercialized. Mayroon na kasi dito mga matutuluyan. Gayunman, higit na matao pa rin ang Puerto Galera. Liban sa ganda ng lugar, ipinagmamalaki rin daw ng Tambaron Island ang organic nilang mga prutas. Okay mga commander, dito na ho tayo sa Tambaron Island. Ayan, ang isa sa mga pinagmamalaki nila dito, yung kanilang mga produkto, gaya itong mga prutas na organic ito, Ma'am Lily. Oh, organic po ito. Ito po yung pineras na chico. Matamisu ito. Oh, siyempre yung sampalok. Sampalok namin. Sampalok. Siyempre may papaya. Ang papaya namin at saka... Kay Mito. Star apple. Oh, kay ayan. Tsaka po yung... Kamatsili. Maganda sa katawan, healthy, dahil ito ay mga walang pesticide, walang mga fertilizer. Sarap ng saging. So after nating tikman to kanila ilang mga prutas dito, tingnan naman natin dahil may inihanda doon silang mga pagkain nila doon. Eh, tingnan na natin kung ano lasa ng isda dito. Mga ka-wonder, sa video pa lang, hindi ba't para nyo na rin nalalanghap ang aming kakainin? So wait, and the most exciting and the most suspenseful part of this travelogue. Yes, we get to finally eat! Yay! We're going to use this banana trunk as our plate. Yes, okay. You know, sometimes it's hard to talk English. So, kuha ka na lang plato mo. Ayan po. My favorite is tulingan. Kasi no, ayan, sa Batangas ay sinaing na tulingan. Dito ay inihaw na tulingan. Dahil ito ay sariwa. Actually, ang isda naman kasi pag bagong hula, masarap talagang ihawin. Diba? So, see you later, ha? Ang isla ng Tambaron, sagana sa masasarap na pagkain dagat tulad ng mga alimango at tulingan. Kaya naman ang aming nilantakan, bagong huli at sariwang sariwa pa. Bago natapos ang araw, kumuha kami ng ilan pa mga shots sa Tambaron Island para naman masiguradong kumpleto ang aming travel vlog. Ang dapat kung nagbablog kayo, kasi ini-enjoy niyo yun, hindi lang yung pagbablogging kundi yung experience na nagta-travel kayo. Sa aming lakad ni Natare at Mirko, kapansin-pansin ang katahimikan ng lugar at ang ma-enjoy na sarilinin ang mga lugar na aming binisita.